morning, mga katindahan! Namamalata. Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video, mga katindahan, ay nakikita nyo ba ang ating panibago na namang paninda, mga katindahan? At ito nga ay bubuksan natin ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano itong mga pinamili natin. Ito naman ay dyan lang ulit sa bayan. Yan, kasi nga, every time na merong nag-out of stock dito sa amin at every time na may hinahanap dito sa tindahan ay pinoprovide namin yan, mga katindahan. Kaya na, mga katindahan, tara, samahan nyo na mag-unbox! Let's go! Wow! Ayan, mga katindahan, so nakapag-unbox na nga tayo ng ating mga paninda at kailangan na natin itong ma-share sa inyo para ma-display na natin dahil marami na naghahanap, marami na ang out of stock natin dito sa ating tindahan. Ayan. Kaya mga katindahan, simulan natin dito sa... Taran! Ayan, Young's Powder. May mga ganito ng pulbo pero ngayon meron ulit kasi nga kahit papano may mga bumibili rin dito ng mga pulbo. Kaya... kailangan dito sa tindahan namin ay palagi kami may stock ng mga ganito, iba-ibang kulay, ganyan. So, dalawang kulay lang ito dahil meron pa yung ibang mga kulay ay available pa naman, may stock pa tayo. So, ang puhunan nito ay 12 pesos at binibenta namin ito dito ng 19 pesos. Next, mga katindahan, ayan. So, Johnson's Baby Powder, ayan. So, kumuha ako nito, apat na pink, dalawang violet, ibig sabihin yung ibang kulay, oops, yung ibang kulay ay meron pa tayong stock. Yan. So, ang presyo ko dito ay 26. Yan. Ang kukunan nito ay 21 pesos. Next, mga katindahan, ay itong ating mga cologne. Ayan. Kung dati, ang mga juicy cologne natin ay yung malalaki lang. Yan. So, ito ay 50 ml. Ngayon, meron na tayong maliliit. 25 ml. Yan. So, yung 25 ml, ang kuha ko dito ay 17 pesos lang. At ang pinresyohan ko siya ng 28 pesos. Yan. Kasi mga katindahan, dito nga sa mga ganitong product ay maia-apply din natin yung law of demand and supply. Bakit? Dahil dito sa lugar namin, kakaunti ang supply pero kahit paano mataas yung demand kasi nga mga estudyante kailangan nila ng mga, diba, mga cologne-cologne ganyan. Yan, kaya kahit paano maganda yung presyuhan namin dito ng mga ganitong cologne. Yan. So kumuha ako ng etong maliit na to, ngayon pa lang ako magkakaroon ng ganitong 25 ml kasi may nag-ahanap ng nakaraan. Kaya naman, ayan, dinagdag na natin siya agad-agad, diba? Kumuha ako lahat ng mga kulay. So 12 pieces ito maliliit. Yan. So, tanggalin na natin yung maliliit. Ayan, diba? Ayan. Tapos, itong malalaki na juicy, mga katindahan, ang puhunan nito dito sa amin ay 28 at napipresyon ko ito dito ng 35 pesos. Dati 33 lang. Eh, dahil nga, palagi siyang nauubos. Ayan, kaya nag-markup tayo ng 2 pesos lang naman. Ayan. So, hindi pa rin siya naman sobrang kamahalan, diba? Ayan. So, ang kinuha kong ganito, 50 ml ay 17 pieces. Ayan. Kung alin lang yung mga kulay na kukunti ko na dyan sa stock ko, yun yung inlista ko sa inventory para kumpleto tayo ng kulay. Yan. Pag nabili yung isa, di may stock pa tayo. Ganyan. And so, 17 pieces itong mga ito. Yan. Kung mapapansin nyo, wala akong green na juicy cologne kasi marami pa akong green dyan. Kasi hindi ko napansin na nakaraan na marami pa pala akong green. Nag-dobli-dobli yung bili ko. It's okay kasi fast moving naman nga siya. Yan. Next is itong Fiona. Ayan, Fiona na cologne. Ayan, 35 din ang presyo ko dito, mga katindahan. So, kumuha ako nito ng 5 piraso. Ayan. So, ang puhunan nito dito sa amin ay 28 pesos. Diba? 7 pesos yung ating ano, tubo sa isang piraso.
And tapos mga katindahan, meron ako dito ito, Rexona for men. Yan. Isang blue at isang green. Yan, green. Tig ano siya? Tig body, tig tatlo. Yan. Dalawang kulay na blue. Tatlong kulay na blue, tatlong kulay na green. Yan. So, ang presyo ko dito mga katindahan ay ito. Yan, 75 pesos ang isa. Ang kuhunan namin dito ay 58 pesos. Diba? Kahit pa paano, medyo malaki-laki yung tubo. Yan. Dahil, mga katindahan, ang natira ko lang kasi dito na deodorant ay pang mga pambabae na lang na kasing sukat nito. Pambabae na lang siya, mga pink, light blue, ganyan. Kaya kumuha na tayong pang lalaki. At next man yan, may naghanap nitong glue stick kanina. Yan, kaya agad-agad nilista natin siya at buti na lang meron tayong nabili. Yan. Tapos mga katindahan, hindi ko pa nga maintindihan kung anong stick glue yung sinasabi nila kanina. Buti na lang, pinag-compare-compare ko kasi hindi ba ito yung liquid, hindi rin naman siya yung stick glue. Tapos yun, hanggang sa naisip ko na, okay, yung glue stick siya na hindi siya liquid, hindi rin naman siya yung ano, parang siyang paste, ganyan, na isang buo lang siya. Ayan, magbukas tayo ng isa. Ayan, ganyan. O diba, may naghahanap din ng mga ganito. Meron ako nito dati. Naubos na nga lang siya. Yan mga katindahan, kumuha na ulit ako ng close up. Yan, kung nung una, nag-try lang ako nito ng parang dalawa or tatlo, naubos agad siya. Yan, tapos natira dito yung Colgate na ganito kasi medyo mahal kasi yung Colgate. Parang 57 siya. Tapos, eto yan, ngayon, tinresyohan ko siya ng 42. Ang puhunan nito ay parang nasa 32 pesos. Yan. So, ang pinresyo ko sa kanya ay 42 kasi fast moving naman siya. Ang bilis niya talaga. Ilang araw lang, ubus agad yung nandyan ko. Diba? Yan. Kumuha na ulit tayo nitong Kojic soap. Yan. So, itong mga katindahan ay 100 pesos. Itong lima na, ano na to, na Kojic na to. So, papatak na ang isa ay 20. At naibibenta namin ito dito ng 35 pesos ang isa. Diba? Taray. Ayan mga katindahan. So, dahil nag-out of stock na yung aking snowflake dito, yan. Alam nyo ba na dati, nagtatalwang isip pa ako kung bibili ako ng ganito. Kasi parang wala naman, parang hindi na siya masyadong nagagamit yung snowflake. Pero, wag ka naka patatlong box ko na ito sa ngayon. O, diba? Taray. Ang puhunan nito mga katindahan dito ay 192. Yan. So, papatak na ang isang piraso ay 16. So, nabibenta ko ito dito ng 25 pesos ang isa. Yan. Yung mga ganito. Yan. Spotless correction fluid water-based. Yan. So, okay. Di pag may naghanap, may offer na naman tayo. Diba? Hindi lang basta correction tape yung meron tayo dyan. Meron din ito. Tapos, din yung mga tindahan na may naghahanap kanina ng ganito din siya, yung pangbura din sa mga ballpen na ganyan, mga pansulat. Pero yung parang pen type siya, yung parang napipress mo siya, tapos lalabas yung fluid niya. So, yun ang next target natin, no, diba? Para lahat nga nang hanapin ni customer, diba? Meron tayo. Pwede tayo mag-provide kahit anim-anim lang o kaya tatlong piraso lang dahil pang start pa lang naman natin, di ba? Yan. So, pwede tayong bumili ng mga ganun doon sa hindi wholesaler pero mura rin magbigay. Di ba? Yan mga katindahan. May naghanap dito noong nakaraan ng Victory na papel na 1/4. Yan. At buti na nga lang at may nakitaan ako ng Victory dito. Tapos may Victory na rin ako nakitaan na medyo mura din na yellow pad tsaka intermediate pad. Pero hindi mo na bumili sa ngayon dahil meron pa ako dyan ng yellow pad tapos yung intermediate naman wala silang stock. Yan, pero magkakaroon naman sila. Tapos ito ngang 1/4 na ito mga katindahan ay 90 pesos lang. O diba, 10 peraso na siya. So, papatak na ang isa ay 9 pesos lang. So, mapipressurean ko ito, madodouble the price ko ito dito kasi maganda naman ang Victory, diba? Yan, so, 18 pesos ko ibibenta ang isa. Yan, so, kumuha na rin tayo nitong super glue. Yan, ito yun din yung mga ginagamit sa mga sapatos. Yan, pandikit sa sapatos. Yan. So, ang kuha ko dito ay 70 pesos. Yan, 12 pieces ang laman niya. Yan, so parang papatak na 6 pesos ang isa. Pwede naman siyang ibenta ng 10 pesos, pero dito, napipresyohan ko ito dito ng 15, dito sa amin, yan. Kasi, dito kasi sa amin, very easy na mag-access ka dito sa mga paninda namin. Kasi nga, pagpasok mo,
yan na, di ba? Mga panindan na, wala nang paligoy-ligoy ba, di ba? So, pag nagtanong sila kung may mga ganito, ganyan, ganito, ganyan, syempre dahil meron, mabilisan ang kilos dito sa amin mga katindahan. Kaya mga tao, sanay na rin kahit paano na dito bumili, yan. Hindi ko alam kung magkano to sa iba, pero dito sa amin ay 15, nabibenta namin to ng 15, di ba? Another shoe rug, mga katindahan, na diba? Sa kada vlog ko, lagi na lang may shoe rug, yan. So, 12 pieces, 300 ang isang dosena, tapatak na 25 pesos ang isa. At nabibenta ko nga ito dito ng 40 pesos, yan. Yung shoe rug na naman nila ngayon, back to normal na maninipis na naman siya. Hindi kagaya nung nabili ko nung nakaraan na makapal. Pero, syempre nga, dahil binabudget lang natin yung ating pera, mahirap tayong bumili ng maramihan agad. So, okay lang yan. Baka sa susunod may makakapal na rin sila. Pero, may mabumibili din ng ganitong maninipis. Diba? Maganda rin naman siya eh. Makukulay. Alright! Yan mga katindahan, o oh, diba? Hindi nawawala ang 8x11. Yung plastic na labo natin. Kasi nga, nabibenta rin ito dito. 8x11, 105. 10 pieces ang laman. Yan. So, 10 point something ang puhunan. At nabibenta nga namin ito dito ng 15. Yan. 15 namin ito binibenta dito. Diba? 5 piso ang pa. And another item na hindi nawawala sa ating mga pag namimili tayo ay itong mini bundle. Mini, yan, plus strong mini. Ang puhunan nito ay 100, 10 ang laman ng isang bundle at nabibenta rin namin ito ng 15, di ba? Hindi kami nagpapawala ng stock nito dito mga katindahan kasi nga mahirap maubusan dahil pagka si customer ay bumili tapos wala silang maabutan na ganito, di ba? Nakaka-disappoint kung tayo nga na may-ari na di-disappoint tayo pagka wala tayong may offer sila pa kayang customer, di ba? Very inconvenient pag wala sa atin kasi dapat lagi tayong meron ng kanilang hinahanap, ano, di ba? Naubos na yung bundle-bundle natin dyan nung Magic sa harap ng nakaraan. Yan, parang dalawang ganito lang yata yung nabili ko nung nakaraan. Ano pa. So, yan, bumili na naman tayo. Di ba? Kahit papano, ano talaga siya mga katindahan? Umuusad din talaga siya. Nauubos din siya. Kaya pagka bumili kami, ano ba, yun nga, nung nakaraan, bumili kami. Tapos na yun, yan, bibili na naman. Di ba? Hindi sayang yung pera na binibili natin. Kasi kahit papano, tumutubo siya kahit pa piso-piso. Di ba? Yan, ilang bundle na ito. Isa, dalawa. Yan, bundle lang ang tawag ko mga katindahan kasi nga nakaganon siya. Ayan. So, tatlo itong kinuha ko. Yan, kumuha na rin tayo ng Nor pork. Yan, kasi may binibili din ito dito. Tsaka Nor chicken. Ayan, sige isang dosena. Ayan, okay. Yan. Bumili na rin ako nitong sachet kasi yung nga mga katindahan, nakikilala na dito ang aking mga pasachet-sachet ng mga ganito. Yan. Kaya mga shampoo. Yan. Kaya yung shampoo, marami-rami pa ako noon. Dahil madami akong kinuha nung nakaraan vlog ko. Diba, pinakita ko sa inyo. Tapos ito nga, yung ganito, yun, naubos agad. Kaya bumili na, 6 lang muna ulit dahil nga sa sunod, pag namili ulit tayo, di ba? Madali naman magdagdag. Tapos bumili na rin ako nito mga katindahan ng surf powder. Yan. Kasi nga, kahit mga paisa-isa dito may nabili. Yan. So, nag-restock na naman tayo. 6 na itong pula, tapos 6 nung yellow. Yan. Mga katindahan, itong mga gantong grocery, hindi rin basta-basta ang kuhuna. Napaka sakit din sa bulsa. Diba? Tubo tayo ng piso-piso, tapos Diyos ko, ang sakit sa bulsa. Makaisang box ka lang. Abuti na rin ng halos 3,000. My God, sa sabon pa lang. My God. Kaya dito mga katindahan, konti-konti lang yung mga alam namin na nabibili talaga. Yun lang yung dinadagdag namin. O, diba? Sayang pa rin kasi yun. Piso pa rin yan. Diba? Bawat piso ay mahalaga. Charan, mga katindahan yan. Another gummies. Yan. So, dito ganito lang ako bumili. Hindi ako pa muna bumibili ng malakihan kasi nga pang extra lang naman ito dito. At kahit pa paano nga mga katindahan ay nabibili siya. O, nakailang refill na ako ng ganito. Diba? Siyempre yung mga bata sa hindi na sila, para hindi sila lilipat. Dito lang. Loyalista kumbaga, diba? Kahit mga momshies bumibili, binibila nila yung mga anak nila. Kada pupunta sila dito, yung mga anak nila, pinapasalubungan nila ng ganito. Diba? Kaya lagi kami may ganito dito. Hindi pwedeng maubusan. Next, mga katindahan. Ayan. So, kumuha na naman tayo. Yan, may nakita na naman ako na panibagong design na naman ng pang-Christmas. Yan, kaya kumuha ako ng isa. Tapos, eto,
nagandahan ako dito sa happy birthday na ito. Ito ay another, ano na nga ito, gift wrapper, yan. So, ang isang ganito nga ay 50 pesos at ang laman nito sa isang ganito ay 10, diba? 5 piso ang isa, nabibenta namin ng 10 pesos ang isa nito. Yan, so mga katindahan na yan, ulit-ulit ko nga sa inyo sinasabi na dito nag-i-imbak na kami ng mga ganitong gift wrapper. Kasi nga, pagdating ng, ano, ng December na, kung mga katindahan, ubus-ubus yan, nagkakaubusan talaga na, ay, Diyos ko na, ayoko nang mahubusan. Mabenta talaga siya, mga katindahan. Kaya, kung ako sa inyo, mga katindahan, pag kayo namili, idamay nyo na yung mga ganito. Kasi nga, ang Christmas, yan yung talagang bonggam-bongga ang bigayan dyan. Bonggam-bongga ang bentahan dyan. At ito na nga, mga katindahan, bumili rin ako nitong handle niya. Yan. 95 ang ganito, isang bundle nito. Kasi mga katindahan nga ay nag-DIY nga kami ng gift wrapper dito. Ayan mga katindahan. So meron pa naman ako dito ng portfolio. Kaya lang, yun yung diklip, yung di ganun. So may naghahanap din talaga ng ganitong receiver. Kasi tama nga naman yung mga mamshies na customer namin dito. Na yung ibang mga bata, lalo na yung mga daycare tsaka kinder, hindi nila kayang i-clip kasi nga matigas, di ba? Hindi basta-basta ma-clip na ganun. Kaya mas okay kung may zipper. At saka isa pa, ang nasabi ng isang mamshi kanina, na gusto niya may zipper kasi pag medyo mabigat na yung laman nitong ng ganitong portfolio ay kung umaawang-awang na bumubuka-buka na yung pinakang bibig niya dito, yung pinakang ano niya dito, di ba? And kaya maganda nga naman na mayroon din tayong may zipper. Ayan. Although before naman, mayroon na rin tayong may zipper. Kaya lang, hindi ko siya ganun na ka-priority. Mas priority ko yung nabilhin, yung de-clip. Buti na lang, tanong ko din sila kung bakit nga ganun yung gusto nila. So, sa ganung pamamaraan, ayun, nalalaman natin kung bakit mas gusto nila yung ganitong may zipper. Kaya naman, ayan, Aura mismo, nag-provide that tayo. Anim lang naman ito. Diba? Para lang pag may naghanap, diba? May maibibigay tayo. May option sila. 65 mga katindahan ang kuha ko dito kasi dito lang sa amin eh. 65 yan. Tapos nabibenta nga namin ito dito ng 100. Diba? Pwede na. Malaki na rin yung tubo. Diba? Next mga katindahan ito, sliding folder yan. May naghanap dito sa akin ng nakaraan, sliding folder daw. Tapos kahit anong kulay daw, basta sliding folder. Yan, wala ako. Kaya sabi ko, kinabukasan pa yung dating ng aking mga ganyan tutoy. Balik ka na lang dito, sabi kong ganyan. O diba, di ngayon meron na, diba? Agad-agad. Yan, so ito mga katindahan ay short na sliding folder yan. 2, 4, 5, limang kulay ito. Ang isang dosena dito sa amin ng sliding folder dito sa amin na short ay 60 pesos. Yan. So, anim ang laman niya. So, pumapatak na 5 pesos lang ang isa mga katindahan. Yan. At may bebenta ko nga ito dito ng 10 pesos ang isa. Diba? Hindi naman nga kasi lahat ng tindahan dito makakabili sila ng ganito. Hindi lahat ng tindahan may ganitong nagtitinda. Diba? O kaysa pupunta pa sila sa bayan, dito na sila sa malapit. Diba? Oh, 10 pesos lang ang isa. So, syempre, kumuha rin tayo ng long. Yan. So, ito. Ang long, mga katindahan, dito sa amin ay 66. Yan. Nadagdagan lang siya ng 6 pesos. Ibibenta ko to dito ng 12 pesos ang isa. Diba? Yan, mga katindahan. So, ang next ay itong notebook with yarn. Yan. So, may nakitaan ako na mas mura ng 10 pesos. Kasi 190. Doon nga kasi sa kinukuhaan ko ng ganito ay 200. Ayan, di ba? Yung 10 piso, malaking bagay pa rin yun yung ma-discount natin. So, yan. 190 lang siya. Ayan. So, syempre, 25 pa rin ang bigay ko dito ng isa. May nabili rin ako na ganito, mga katindahan. Spring siya. Ayan. 160 ang ganito. Ayan. 160. So, dalabas na 16 pesos ang isa. At ibibenta ko ito dito naman ng 22 pesos. Kasi sa iba, yung ganito, 190. O tama, 190 ang puhunan. O ito, 160. Nakuha ko siya ng mas mura, di ba? Yan. So, 22 ko siya ibibenta dito, mga katindahan. Ayan, mga katindahan. So, meron tayo na ulit ng Thai Jam Yellow Pad. Ito talaga, 0-0 tayo dito ng Yellow Pad na out of stock talaga kami dito. Yan, kaya... Yan. So, ang kuha ko dito mga katindahan ay napakamura mga katindahan. 270 lang. 10 pieces na siya. So, pumapatak na 27 ang isa. Ang bentahan namin ng yellow pad dito mga katindahan ay 38 pesos na, diba? May 11 pesos tayo na tubo. Saya-saya.
last item natin mga katindahan ay ito, Manila paper. Yan, dinamyan ko na, kinuha ko na yung isang balot na ganito kasi 4 pesos lang naman ang isa at nabebenta namin ito dito ng 8 pesos. Yan mga katindahan, ang balak ko na bilhin ito ay 30 pieces lang. Kaya lang dalawang klase kasi itong Manila paper, isang makinis tapos yung isa medyo magaspang tapos medyo ma-brown siya. Ito yung makinis, tsaka dilaw na dilaw siya talaga. Maganda itong pagsulatan ng mga estudyante. Tapos wala siyang batik-batik. Yan, pareho lang siya, 4 pesos. Yung isa na yun, yung isang ma-brown-brown na yun, 4 pesos din. Nag-iisa na lang ito na isang bundle na ganyan. Kaya kinuha ko na siya lahat. Ang laman ng isang bundle na to ay 50 pieces. Itong lahat ng ito, 200 pesos lang. O, diba? Pwede na. Kasi mabenta naman pag ang mga bata ay may report sa school. Yan, ito talagang ginagamit nila, Manila paper. Diba? Ayan mga katindan, so maidi-display ko na nga yung ating mga paninda na yan. At magkakaroon na naman tayo dito ng mga may offer kay customer. Diba? Ang dami na naman nating stop! Oh my God! Maraming salamat sa inyong panonood mga katindan. Hanggang sa mga susunod pa natin ng vlog, napakarami pa namin ipapakita sa inyo mga katindahan. Kaya keep on watching! Maraming salamat! God bless and happy selling!